Hello everyone! Ako ulit si Hershey, your Pinay amputee, ang galang amputee. This video, samahan niyo ako kumain sa Vikings. Eh, hey, joke lang po yung sound na yan. So tara po, sa Vikings, the feast from the sea. Sa Pasay! 10:30 AM na yan, kung tutuusin maaga kami kasi 11 o'clock AM pa nag-open. Pero grabe ang pila, sakay lang kami for walking at 24 na yung number namin. Shout out nga dun sa kay kuya na si Kuya Darrell yata. Sobrang tipis sa ginawa mo, alam mo na kung ano yung secret natin. Una nga tinawag yung may mga reservation. At ang reservation dito guys, umaabot ng 3 to 4 weeks bago ka magpa-reserve. Ganun kahaba, ganun katagal. Dumating na nga yung 11 o'clock, kunti-unti na sila napapasok doon. Inuna nila yung mga may reservation. Tapos akala nga namin hindi na kami makakapasok. Ang haba pa man din na trinavel namin. Kaya kasi kami nagmamapilit na kumain talaga dito sa Vice. Birthday kasi ni Mamu, yan yung si Mamu. At pag birthday mo sa araw na yon, automatic free ka basta magdala ka lang ng one paying adult, which is ako na yung free. At kaya nga pala mahabang pila diyan kasi una-una holiday yan at the same time Sunday. So pa. Sa wakas natawag na rin kami ng mga walk-in diyan. Nakaka-happy lang kasi nakapasok kami. So mga after 45 minutes to 1 hour nakapasok na rin kami. Tara na, kain na tayo. Dito nga pala nakalagay yung cake ng Philippines kasi that time is Independence Day, June 12. At almost everything sa table ng buffet is, ang motif nila is the Independence Day of the Philippines. Palang food na to yung pinaka na-excite ako, yung lechong baka at saka lechong tupa. Meron din yung lechong baboy pero hindi kasi ako kumakain noon. Kaya dyan ako talaga unang pumunta at talagang yan yung unang ko na video. At sobrang tagal ko nga dyan guys. So nakikita nyo, talagang hinihintay ko siya na ma-prepare sa akin kasi hindi buffet eh, parang i-serve sa'yo isa-isa. So nakikita niyo yan, punong-puno yung aming plate dyan. Lupipat nga si Mamu dyan para kumuha ng lechon baboy. Kasi parang napapananginipan na nga niya yung lechon baboy na yan. Apaka kami sa table pero parang gusto niya nang kumain dyan. No? Tawa niya talaga, yung smile niya. Dito naman sa part na to, parang mga kebab-kebab, Turkish dishes naman yung meron. Pero kumuha lang ako ng chicken kebab dyan kasi sobrang dami na talaga yung nasa plate namin. I-video lang natin kasi talagang parang every buffet table, iba-ibang cuisine yung hinahain nila. Sobrang sulit nung babayaran mo talaga. Lalo na ha, free yung isa sa amin. Yung isa lang ang magbabayad. Tapos nga pala, meron din akong discount kasi pinabaludi ako. Bumalik nga muna kami sa table namin para kumain. So, makikita niyo dyan, meron nga kaming mga cake. Kasi bawat celebrant, bibigyan nila ng cake. Tapos parang may sticker ng Vikings. Nakailang balik na nga siguro kami dyan sa buffet table. Kaya ayan, kinukuha na ng mga waiter yung mga pinaglagyan namin ng food. Kasi ang bilis nga ng transition nila dyan kasi gagamitin nga din. So yan, solved na si Mamu. Sumasayaw-sayaw na. Plus, meron din magpe-perform pala dyan. Mga waiter, kasayaw sila. Tapos parang kumakanta sila ng sa happy birthday. Ayan, siguro mga 5 to 10 minutes nga din silang sumasayaw dyan. So ako, tingnan nyo naman yung thumbs up ko dyan. Kasi sulit na talaga. Sayaw sila ng sayaw. At the same time, ikaw din mapapasayaw sa kanila. Promise. Kasi parang yung mga usong sayaw sa TikTok ang kanilang sinasayaw dyan. And may bata nga pala kaming katabi dyan. Ayan, natutuwa siya. Sinumin ko lang sila kuya at mga ate na nagsasayaw dyan. So yung nga palang price dyan ang time na yun is 1,030 plus 5% na service charge. So yun lang yung binayaran namin. Tapos na-less pa yung PWD ko. So para ang total na binayaran namin is 1,015 lang. Ako lang yung nagbayad. And sulit na talaga kasi sobrang daming mga buffet table dyan. Parang 1, 2, 3, 4, tapos pang 5 yung sa drinks. Tapos only na rin yung drinks. Isang natuwa akong drinks dun is yung parang lemongrass, sobrang sarap. At saka yung Milo, sobrang sarap din. Tapos free na din nga pala yung beer. Dun sa mga talaga magse-celebrate, may beer dyan, beer all you can. Kaso sobrang busog ka na, tapos magbe-beer ka pa, eh baka naman magsoka ka na. So sumasayaw pa rin sila dyan. Natutuwa ako. Hindi rin naman ako makapunta sa table ng food. Kasi syempre naka-mobility bike ako. Nanood nga muna namin yung mga performance nila. Kumain sa bike, ganito kumain. Ayaw kagaya sa akin. Pag nasasarapan talaga ako, minsan napapasayaw yung ulo ko eh. Tapos napapakunot noo talaga ako eh. Ayan o, sayaw-sayaw talaga ako dyan. Kasi sarap na sarap ako dun sa kinakain ko eh. Yan pala guys, yung lemongrass na sinasabi ko. Sarap na sarap ako dun sa juice na yan. At napailing pa nga, dyan time na yan, alam ko busog na ako eh. Tapos parang gusto ko nang umikot. Na ngayon, maglibot sa the Viking. Viking. So, alin na ulit talaga
nagawa ko dun sa nachos corner nila. Yung nachos na yun, siguro nakadalawa or tatlong balita. Sa may entrance, right side, makikita nyo yung Italian cuisine naman. Yung pasta and pizza. Sulit! Ito naman yung kanilang drink station. So, yan o, oh, meron dyang Milo, tapos may ice. Tapos, yung lahat ng product ng Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, meron din dyan. So, eto, hindi ako nakuha niyan, pero I think masarap yan. Hindi ako yata yan. Doon sa ibang table, nakita ko meron sila eh. Pero ayaw na nilang magbigay nung time ko na. Pero lahat ng drinks dyan, tinikman ko, guys. Ang sasarap, grabe. Unti-unti lang. Hindi na ako umalis dyan. Hindi ko lang na-videohan eh, kasi magiging sagabal na ako. Yung table naman to na may pa-waterfalls is isa rin sa favorite ko, yung Chinese and Korean cuisine. Ayan, Asian, mga sushi, yung mga bibimbap, at mga kani. O, ayan, meron tayong sushi roll and parang flag yan ng Philippines. Tapos eto rin, meron din ditong iba-ibang klase. Grabe, dami-dami, ang sarap-sarap. Ayan, and meron din wasabi. Grabe. At dito naman sa part na to, eto yun yung mga dim sum nila, mga chicken feet. Yan, and mga Asian cheesy. Meron dyan yung, ayan, dim sum station. Sobrang dami yung pagpipilian talaga. Yung time na yan, guys, parang umiikot na lang ako. Hindi na ako kumakain dyan. Madami kami umiikot. Siguro mga vlogger din yon. Talagang pinipicture nila isa-isa at binivideo nila isa-isa. So hanggang dulo yan, ha? Sobrang dami. Ito naman yung alam ko, yung lugaw, yung mga soup, mga rice, andito din. And yung iba-iba pang klase ng Chinese cuisine. Isa naman sa na-enjoy ko talagang ginawa is yung gumawa ng sarili kong halo-halo. Kasi mga favorite na mga sangkap, yun yung mga nakukuha ko ng madami. So, ang social talaga nung ano nila dyan, lalagyan nung ice nila mamaya. May, hindi ko alam kung na-video ko, pero dun talaga ako natuwa. And talagang ito yung parang ayoko na, busog na ako. Pero nung nakita ko tong halo-halo station na to, pumuha pa rin ako. That time, naaalala ko talaga yung friend ko na si Keisha. Kasi favorite niya tong halo-halo. Hindi niya ako in-invite na mag-halo-halo sa kanila. Kaya lang hindi natutuloy. So, ito sabi ko, video ko to. Tapos isi-send ko sa kanya. Pero hindi ko na sinend para panoorin niya tong video ko na to. At dinamihan ko nga yung langka dyan. Kasi paborito yan ng Keisha yan. So, shout out sa'yo, Keisha. Ayan, yung halo-halo. O, dinagdagan pa ng langka. Ang alam ko, kumuha uli ako niyan eh. Or yan na lang yata yung naging sugar ko after. Pero talagang kinuha ko lahat, titikman ko siya. Pero konti-konti lang kasi sobrang busog na ako dyan. Kasi kung hindi, baka isuka ko lahat yan. Ayun na nga, kumuha uli ako. Kasi alam ko, naubos na yan. Dinagdaga na lang ni Kuya habang kumukuha ako. So kumuha ako ng medyo marami. Kasi yun yung medyo type ko rin, yung langka. Kasi favorite nga ni Keisha yan. So ayan Keisha, maglaway ka ha. Invite mo uli ako dyan sa bahay mo. Maghalo-halo na tayo. At saka parang patapos na yata nung oras namin yan. Around 2 o'clock matatapos na kami. Parang 1:30 na yata yan. So ito yung sinasabi ko guys na sobrang social. Ayan, ang sarap nung ano nila, ice nila dyan. Nakakatuwang gumawa talaga ng halo-halo kung ganyan ka ba naman kasosyal eh, di ba? Tapos, ako, parang konti na lang yung bumabalik sa buffet table. Tapos, nagsisipag-alisan na rin yung mga tao. Konti na lang din kami dyan. Kumbaga, nag-out na yung mga iba. Pero, syempre kami, tatapusin namin yung 2 p.m., guys. Kasi, syempre, hingga't di kami pinapaalis, hindi kami aalis sa loob ng Vikings. Tapos pala, naabutan din namin yung parang closing time nila. Inaalis na nila yung mga food para wala nang makuha. Natago na nila. Ganun, parang wala nang makuha. Dito naman, sa part na to, ito talaga yung cake station. Grabe! The best! Hindi ko napigilan sarili ko dyan kasi parang nakatago talaga yung blueberry cheesecake. Parang dumampot talaga ako dyan. Tapos sinubo ko. Promise. Ayan o. Yan yung time na yon. Kasi parang nakatago yan eh. Parang tinatago nila kasi siguro madaming may favorite. Ang dami yung pagpipilian dito at talagang sobrang sulit. Actually, yung presentation na yan parang gulo-gulo na. Kasi sobrang patapos na yung time na yan. Ito, may donut station pa. So, pag may bata kayong kasama guys, ang alam ko is parang half the price din yung babayaran nyo. Parang yung naka-table namin na bata, ang binayaran lang nila is around 100 something ata. Tapos itong table naman to, Filipino delicacies na dessert. Ayan, may puto bumbong dyan. Pero hindi na ako nakatikim noon. Kasi sabi ko, nakatikim naman ako sa Isabela noon. Kaya ang
parang nag-focus ako dun sa mga hindi ko natitikman sa Isabela. Ito yung yan, may mga food na ginagawa, tapos may mga food na readily available. Katulad nito, yung bread nila, bread and pastries nila nandiyan, nakalagay lang, tapos may toaster doon, pwede mong initin. Ayan, nakakatuwa talaga ang daming pagpipilian. Yan na naman yung nachos. Na hindi ako makamubon. Siguro pangalawa or pangatlo ko ng halimbiyan dyan. Tapos dito pala, banda rito, ang I think salad station yata yan. Or dun sa kabila pala. Pero ito, yung una kong pinakita sa inyo guys. Hinaharap ko kasi yung bangus dyan. Ang sarap. So ito na yung aftermath ng pagkuha ng mga tao sa pagkain. Ayan, gulo-gulo na siya. Ayan yung bangus. Ayan yung bangus. Pero hindi na rin ako kumuha kasi parang busog na ako dyan. Kaya bumalik na lang din ako dun sa main cuisine nila. Ayan, pinofocus ko na lang din yung mga una namin kinunan. Kasi this time na to, wala nang masyadong tao. Konti na lang kami kasi pasarado na nga siya ng umaga. Yun yung unang batch, parang 11 to 2 o'clock. Tapos ito ulit, itong part na to parang samjihan or parang turo-turo, ganyan, barbecue kineme. Kaya lang parang hindi naman din siya mabenta kasi ipapaluto mo pa and everything. Eh, mas maganda yung luto na sana. So, yan, pinofocus ko lang din yung mga, pagpasok mo to eh. Pagpasok mo, yan yung unang-una mo makikita. So, overall, talagang sulit naman yung pagpunta namin sa Vikings kasi nakapasok kami, nakakain kami. At the same time, isa lang yung binayaran namin. So, thank you for watching, guys! At talaga namang sulit na sulit, lalo na kung free yung isa. So, dalawa lang kaming kumain nga talaga dyan sa Vikings. Talagang sinulit namin ang pagpunta at pagluwas dyan.